Guys, meron tayong Toyota Wego na dinala sa atin. Maingay yung makina. So, papakita ko sa inyo kung anong dapat gawin natin dito. So ito guys, galing pang Pampanga si Sir para ma-check natin yung Toyota Wego niya. Kasi ang issue nito guys, no? Napasok ng tubig yung kanyang air cleaner. Alam niyo naman yung mga issue dito sa mga ganitong Toyota Wego. Doon sa may wiper natin, pagka barado yung drainage doon sa wiper, umaapaw yung tubig na pupunta sa air cleaner o di kaya pumapasok dito sa loob ng sasakyan. So paparinig ko sa inyo yung under. Yan. So ganyan yung ingay ng kanyang Toyota Wego guys, no, na dinala sa atin. Sobrang ingay. Ang nangyari dito mga boss, pinasok ng tubig yung air cleaner, no sir? So sa Pampanga pa galing si sir, oh, ayan. Subscriber natin. Tingnan niyo po yung ingay mga boss. Yan. Sobrang ingay mga sir. Yan. Yung mga issue ng mga ganitong Toyota Wego, pagbarado yung drainage ng wiper nyo dito sa loob, pinaka-drainage. O, lulusot po yung tubig yan dito. Dito. Hanggang babagsak po rito sa air cleaner. Minsan naman mga boss, pag isa pang barado, minsan pumapasok doon sa loob. Dumadaan naman doon sa aircon natin. Oo, sa ventilation ng aircon. Sir, natapatan ng mangga eh. Oo. Mangga ng mga lagta, ang dami nito. Oo. Umapaw dito. Umapaw, no? Pumunta rito, sir. So, ngayon, sabi ko kay boss, so, i-check muna namin yung ibabaw, yung valve clearance, tapos yung kanyang connecting rod. Kung hindi na baluktot yung connecting rod. So, ngayon guys, umpisahan natin buksan itong Toyota Wego ni Bossy. Okay? So, nakita nyo naman yung andar, boss. May share ko lang sa inyo. Yan, ha? Grabe. Toyota Wego. Anong modelo nito, sir? Ah, 2017, batang bata mga sir. Okay. Bago dinala ni boss dito yung Wego niya, ay mayroon na rin mga mekaniko na tumingin dito. So ang suggestion sa kanya, mahina yung bomba ng kanyang oil pump, kaya sobrang hingay yung kanyang makina. Oh, ganoon naman talaga. Pinapatalsik, kaso nga lang sa sobrang dami siguro. Boss, hindi kinaya. Kasi nag-overflow sa ibang nangabara yung ano dito, kanal. Yan o, kanal. May mga daon. Tapos dito, makin yung tubig. Ito yun. Ito yung pinaka-problema. Oh, yan, dyan. Hindi pa napapalitan to. Yan ang yuki-yuki yan. Sira niya kasi yung dating naman nito, sir. Kaya dito siya pumasok. Gandun sa kung ano. Ito ang talibagin niya. Hindi pumasok. Yung sa baba, wala naman. Hindi ba lumitaw yung mga talsuna? Oo.
Ah, hindi niya binuksan yung ibabaw? Binuksan yung ibabaw nito, diba? Hindi ito practice. Ito lang ang binuksan, sir. Ah, cover lang. Hindi niya tinignan niya yung mga clearance. Ano, titignan niya kasi parang 0-0 ata yung ano niya yan. Hindi nga mga adjust na ano. Oo nga, kahit sukatin lang ng pillar gates, hindi niya sinukat. Kung alin yung pinakamalaking clearance, yun yung may problema. Hindi nga lang kasi ano. Pagkampurador lang yun eh. Kung ano lang, mga manual. Sa ipapandal lang naman sana, bata ko yun. Kaya try mo lang sir, bubuksan ko rin to. Papakita ko rin sa inyo, no? Oo, sige sir. Ayan mga boss, nakalas na natin yung makina. Ayon cylinder head ng Toyota Wego natin. So, na-check na natin yung piston ni piston ng Wego natin na number 3. Eh, may problema yung connecting rod. Lubog po yung number 3. So, papakita ko sa inyo yung mga boss. Yung kaibahan sa 1, 2, 3 na piston. Wala tayong flat screw, hindi kaya pillar gates. Kung mapapansin nyo yung number 2 mga sir, yung normal na litaw ng piston natin sa Wego, ayan, may ano po, may lagpas dito sa ating combustion chamber. Ayan, sa ating liner, ayan. So, pihitin ulit natin. Number 1 naman. Ayan. Ganun din sa number 1. Ayan o. Lagpas. So, yan po ang tamang position ng piston. So, number 3. Yan, nakatap na yan. Ayan mga sir o. Lubog. Kung hindi nyo susuriin ng mabuti, hindi nyo mapapansin yan. Mga boss, di ba? Kung hindi mo papansinin, di ba? Baba talaga sir. Talagang hindi na isalba. Ito mga boss, nung napasukan ng tubig yung air cleaner nito, pinalabas nila yung tubig sa spark plug. Tama po yung ginawa nila sir. Kaso nga lang, talagang hindi nila na isalba, no? Ilang araw bago umingay kagad nung ano? Kasi nung pagtapos ng baw, tapos kinagabi yan, kinasalba na natin siya. Tapos nung kinagabi na yun, na-cranking na siya na matagal, umandar na, nabuhay na, yun na, humingi na siya. Humingi na siya, tuloy-tuloy na. So hindi na talaga tumahimik. So yan, mga boss. Talagang baluktot yung connecting rod ng number 3 natin. At saka makikita mo boss, yung sunog ng piston sa carbon. Kulay itim ito, pero yan, nagbabrown yung 1 and 2. Yan ang normal na sunog. So, yung 1 and 2 mo, kakarbonin din natin. Aalisin natin yung mga carbon. Kasi para makatipid tayo, ilipat natin yung piston ring mo na number 3. Ayan, tapos dito mga boss, dinetest din natin yung kanyang cylinder head. May singaw yung intake valve niya sa number 3. Ayan, so yan po, asahin din natin yan. Ilalaping din natin yan mga sir. So ngayon, ayun, umpisahan ko nang tanggalin yung connecting rod number 3 para ma-check na natin kung talagang baluktot yung kanyang connecting rod. So bubunutin na natin yung piston number 3 mga boss para talagang ma-check natin ang maigi kung talagang palitin na itong kanyang connecting rod. So baka natin mga boss pagkatanggal nito ang ating connecting rod number 3. Letter C oh. Baluktot. Letter C. Kaya pala yun nung may baluktot. Ayan, natanggal ko na yung piston mga sir. So tinay ko yung pinakabur yung liner ng ating makina. Wala pong gasgas, buti na lang hindi pumayo dito yung piston natin.
Taas mo nga, Dol. Taas mo nga to. Sinagkaiba. Huwag mo yung, ano yung kamay mo. Dito mo, dito. Saan? Eh, mga boss, tingnan yung pinag, pagkaiba nung ipapalit natin sa tinanggal natin, mga sir. Yan. Sisalpak na natin. Okay. At your service. Tingnan na natin yung angat ng ano, yung angat ng pistol. Kailangan pare-parehas na angat dito. Pare-parehas na siya. Yan. Pare-parehas na siya. Isa pa. Isa pa. Yan. Ito pa ulit yan. Ito. Okay, okay, sige. Na. Okay na yun. Pare-parehas na yan. Sige, sige. Yan. Dati nakalubog yan. Di ba, sir? Nakalubog to.
Ayan mga boss, nabuo na natin yung makina ng Wego. So dito mga sir, napakaswerte lang ng may-ari kasi sa pagkabaluktot ng kanyang connecting rod ay hindi kumayot o kumaskas yung piston ring doon sa liner natin, no? Napakaswerte po. Ang ginawa natin, wala nang masisap. Kami na naglapping ng cylinder head. Tapos sa bearing, wala namang gasgas. So, binalik lang din namin. Kasi napakalaking gastusan po pagka pinamasisap pa natin yan. At kung alam naman natin na kayang-kaya nating hindi na yung masisap, so, tayo nagagawa mga sir sa mga ganitong customer na alam natin na para makatipid sila. So ngayon mga sir, ituturo ko rin sa inyo yung timing nito ng ating Toyota Wego, kung paano i-set up yung timing chain. So tulad ng dati, may mga marking din yan sa sprocket, dun sa crankshaft sprocket, tapos may marking din yan dun sa timing chain natin. So i-set up natin. So bakit ba nagkaganito yung connecting rod niya? Ito mga sir, hindi po nabaha, kundi sa lakas ng ulan. Sa lakas ng ulan mga sir, minsan kasi ito, kung mapapansin nyo, may mga wiper frame tayo dyan. May ano yan, mga drainage bawat gilid mga sir. Ito sakit ng Wego. Ang nangyari sa kanya mga boss, nagbara yung drainage dito. So naipon ang naipon yung tubig dito. Pumasok sa loob yung iba, dito na lumabas. Dito na po umapaw yung tubig. So, pag-apaw ng tubig niyan, ang air cleaner mga sir, andito po. So, ngayon na puno, pinasok si air cleaner. Doon po nagka-trigger na nakahigop ng tubig yung ating Toyota Wego. Kaya advice ko mga sir, lalo na sa mga pagka nakaparada kayo sa puno, wala kayong parking sa mga gaytong Toyota Wego. Unang-una yan sa mga boss, minsan pinapasok ng dahon, nagkakaroon ng putik. Kaya nagbabara po yung ating drainage dito sa may wiper frame sa ilalim. Ayun mga sir, titingnan natin mamaya kung tatahimik na yung andar nito. So ang pinalit ko lang, connecting rod. Kaya mga boss, so valve seal. Yung piston ring nga nito mga sir, nilinis ko lang. Kasi alam ko namang magandang maganda pa yung piston ring nito. At saka original pa. Ayan, so ituturo ko sa inyo yung pag-setup ng timing chain nito mga sir. So ayan, isi-setup na natin yung ating timing chain mga sir. Kung mapapansin nyo, pag naka-TDC number 1 tayo, ang sa intake cam loop natin, naka-release po yung 1, 2, 3, 4. Sa exhaust naman po ay 1, 2, and 5, 6 na cam loop. Yan. Tapos, mapapansin nyo may mga marking yan mga boss. Bawat camshaft o may mga ano yan, may mga bulldog dyan. Tapos dito naman sa pagdating sa crankshaft, dapat po nakataas yung ating piston number 1. Tapos, makikita nyo yung guhit na to. Yan yung guhit. Dito nyo po itututok yung timing mark ng timing chain natin. So ngayon, timing chain naman ang ipapakita ko sa inyo, yung marking. Ngayon idol, may mga marking ko sa timing chain. So yung dalawang magkadikit, ito yung sa camshaft. No? Ito. Yan, sa taas yan. Yung dalawang may kulay gold na yan. Yan yung sa camshaft natin. Tapos, ito naman yung sa crankshaft. Okay, sabit mo. Itututok mo lang din dyan idol sa mga marking ng sprocket, no? Isasakto mo siya. Kailangan walang tapis yan. Yan. Ipasok mo muna dun kaya saan? Sa dito. Yan. Yan. Okay, panghuli na yan. Ngayon, nakasalpak na. Asan yung isa? Dito yung marking niya. Yung sa timing chain. Ito. Hindi ko ma... Ito. Yan ba yun? Malabo. Makita. Yan, ito. Ito muna unahin mo. Kasi malabo.
Yan. Okay. Ay, ingat ka sa pag ano, paglagay. Ito muna unahin natin, ha. Yan. Same take. Tapos, kuting pihit mo sa, ayan, 14mm. Ayan yung 14. Ayan, 24. Pwede na yan. Kuting pihit dito. Papasok. Sige pa, sige. 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 Sige pa. Alright. Okay. Bitaw mo. Yan. So, nakasakto tayo, mga boss. Ito yung marking ng chain. Ito yung marking ng sprocket. Ganon din dito sa ating intake camshaft. Okay, dito naman tayo sa baba. Latagin mo ng ano ay. Sa baba naman tayo, mga boss. Dapang ka rin dyan, idol. 119 ano idol. So ito namang marking na to, mga boss. So dito naman natin siya itatapat. Yan sa guhit na to. Na yan, ano? Yan. Idol, ito, malayo siya, isang ipin. Tatapat natin dyan. Oh, baliktad. Ay, katala na lang. Dito natin, anuhan, sa oil. Ayan, mga boss, sakto. So pipigilan natin itong timing chain. Ngayon, idol, timing chain guide naman dito. Ang ilagay mo yung may dosing tornillo. Tapos i-ready mo yung tensioner. Timing, mga boss. Tondo si idol, higpita mo. So kung mapapansin nyo yung timing, ayan. So double check natin pag naglagay tayo ng timing chain. Importante po yun kung hindi sumala yung timing natin. Napaka yan po ang dapat i-check natin mabuti sa timing. Kung hindi tumalon yung inyong timing, no? So titingnan rin natin sa taas. Ito. Yan, tama. Sakto naman. Okay, sakto ito. Sakto. Timing cover na tayo. Timing check cover. Dikitan mo yun, idol. Yan, sa ilalim ang daan nito. Ilalim. Yung position ng ano, yung oil pump, i-ganun mo rin. Yun, may guide kasi yun. May guiding yun. Para i-shoot din natin yun. Ay, ito sa... Oo.
Ayan mga boss, malapit na tayong matapos dito sa ating Toyota Wigo. So ayan, nakabit na natin yung mga panggilid, timing cover, bulb cover. So driver na lang ang kinakabit ni Kalyabing Jervin. So mamaya-maya, matetesting na natin. Mamaya pala, ipa-flashing pa muna namin bago namin finalize yung kulat nito. Para, kasi ito, pag hugot natin ng head gasket, may kunting langis po na pumapatak dun sa mga sa kanyang water passage. So flashing muna natin mga sir bago natin ikukulat, no? Ayan, so nagsasali na tayo ng tubig guys. Shout out nga pala kay Danny Bautista ng Canada. So pag uwi niya ng Pilipinas, pinuntahan tayo para bigyan tayo nitong ano, pambleeding natin na ng kulat mga sir. Ayan o, yung mga adapter na binigay ni Sir Danny Bautista. Ayan, thank you sir ha. At sa pag-uwi niya, pinuntahan talaga, hinanap niya talaga ako para mabigyan niya ako nito. Kasi ang ginagawa ko lang kasi yung mga ordinaryong imbudo lang yung pinagamit ko. So napakaganda sir. Lagay na natin ng battery para ma-start na natin to. Idol yung susi. Okay, so start na natin to mga sir. Start mo nga idol. Buksan mo lang yung bitana idol. Kung narinig nyo yung andar ng pagdala niya rito. So eto, titingnan natin mga boss. Tahimik na mga sir. Paano muna natin, paandarin muna natin ang painiti muna natin to mga sir. Pero ang laki ng pinagbago mga boss, oh. Diba sir? Yes sir. Walang talsik sir, walang usok. Yan, tamang tama sila boss kasi mga sir, galing Pampanga, nag hotel muna sila. So 2 days namin ginawa to kasi yung connecting rod nag order pa kami. Leading tayo sir, tubig muna, tubig. Buksan mo lang bitana idol. Namatay yung lagis, hindi kito. Oh, wala na yung lagato idol. Good na good. So painitin lang natin idol, no? Dahil lang dito yung lagato. Ayan, dahil dito mga sir. Kita nyo naman yung connecting rod ni Bossing. Halos mag-liter sina. Yan ang andar ng Wigo. Diba? Patingin nga mapino. So ito mga boss, hindi na namin binaba yung makina, no? Kasi maswerte naman si boss, hindi kinayod yung liner niya. Hindi tinamaan yung piston. Tsaka yung bearing. So hindi na kami nagpa-machine shop. Binalik pa rin namin yung stock na bearing niya kasi wala naman siyang gas-gas. So yung piston ring nilinis lang din namin para hindi siya magastos lang malaki. At alam naman natin na batang-bata pa to para bumigay kagad yung piston ring. Kaya binalik lang din namin, nilinis namin yung piston ring. So connecting rod lang talaga pinalitan natin dito mga sir. Para hindi na kami nagpamasin shop sa head, kami lang din naghasa.
kami na lang din naglapping, valve lapping. So walang tagas, idol. Check natin kung may tagas, ha. Check at mahirap pag nagkatagas tayo rito. Ayan, so painitin lang natin mga boss. Mamaya pagdating nila, sir, papakita ko sa kanila ulit yung andar nito. Sabi ko kasi mga 2 o'clock sila bumalik kasi mahinip na sila kaatay dito. Ayan, nag-hotel lang din dito sa Las Piñas. So sulit naman at nagawa natin yung pinapagawa nilang ingay sa makina. So may mga mekaniko na rin sila doon sa Pampanga. So ang sabi, mahina yung oil pump. Kailangan daw palitan ng oil pump. So naisipan nila boss na dalhin sa atin para mag-second opinion sa gagawin dito sa makina nila na maingay. Ano? Mga sir. Ayan mga boss, kulang na tayo mga sir. Napakaganda ng binigay sa atin ni Sir Danny. Pambleeding natin ang kulan, Danny Bautista. So pagka-uwi niya galing Canada, talagang binatid niya sa akin to. Yung ibibigay niya raw sa akin na pang bleeding ng kulan. Kasi nakikita niya kasi mga boss, ordinary yung budo lang ginagamit natin, improvise lang. Start mo na, idol. Yes, ito na mga boss, yung ginawa natin na maingay. Wala na yung lagatok. So walang talsik. Yan, okay, bleeding na lang yan, tol. Pagkatapos natin yung bleeding, road test naman. Road test tayo. Uy, palamig pa si boss. Ayan si sir. Uy, talaga naman. Palamig mo na siya. Kaya nga sir, ha. Sir, saan nga po pumasok yung tubig nito? Kaya dito sa throttle body, saka dito sa spark plug nalagyan ng konti. Kaya inano namin, niridondo namin para lalabas. Lumabas. So, lumabas, sir. Ito, napuno ito ng tubig. So, sir, dito sir. Kasi nabara ng ano ito, yung parang ano ng mangga. Oo, mga dahon. Dito, tapos lumabas dito siguro dito. Kasi nasira yung gasket. Ano sira yung gasket dito, sir? Clean it? Parang tabi niya, yung hindi lapat. Ah, hindi lapat. Hindi lapat, kumakot. Kaya mas maganda, mas magapan kasi. Oo. Tapos dito talaga yung itigan nila, yung pitkat. Ano maganda ang ano dito, sir? Parang hindi na magbabago ng ganun, yung hindi malagyan, kahit naumulan man. Eto, alam ko may gasket naman yung filter, so, sir, dito. Oo, hindi kasi hindi nakasipitid yung gasket nila. Pumasok yung tubig. Ito, pumasok yung tubig. Parang palitin, sir, na tumahan sa mga boss. Ayan sila, boss. Galing papapaga si Sir O. Mapapanood ko si boss. Sir Don, si Aldon. Ayan si Sir O, kasama niya. Magaling tayo si Sir. Dili mo ko sa kanya. Si Idol na. Jojo, sir. Oh, saan yung lugar niya, sir? Pampanga, sa Dau, Pampanga. Kita mo. Kasi yan, bago namin galing dito, si Jojo, pinanoon namin kasi talagang ginagawa ni Sir Jojo, pag pinano kung may problema ka, talagang may ayos talaga. Ayun. So, thank you sa tiwala, sir. Makukondisin niya talaga. Yan. Pero hindi lalaki ng gastos, ganun, kung kaya niya na pa rin yung may sasalpan niya yung sasakyan. Sasakyan. Na hindi malaki ang gastos. Oh. Tulad sa ginawa namin dito, mga boss, walang masisap nangyari. Walang bearing na pinalitan. So, connecting rod, kung ano lang yung pinakasira. Pinalik din ni Sir Jojo. Oo, pinalik ko rin yung mga pyesa. Oh, kasi pwede pa naman eh. Ganun lang, sir, mga boss. Kung pwede pa yung isang pyesa, huwag natin palakihin yung gastos. Kaya mas maganda yung naagapan yung sasakyan. Oo. Pababayan lang na gagamitin, magkakaroon ng laming epekto. Yun. Tama po kayo, sir. Ngayon, blading na lang tayo, sir. Tapos mag-test na tayo mamaya. Huwag mo masyadong punuin yan, idol, ha? Kaya sa mga kilala ko doon sa bahay, makikorekomenda ko kayo, sir. Kaya sila nanonood ng YouTube. Follow nyo na yung Facebook page natin. Subscribe na rin yung YouTube. Araw-araw, kung meron din ano si sir, pinapanood ko palagi sa TV, sa mga YouTube niya, alam yung ginagawa niya, nakakondisyon nyo naman. Kaya na malayo ko pa. Bakit na dalhin ko lang si sir o hanapin mo. Magagawa na pala niyan.
Ayan, sir, thank you sa tiwala, sir. Alam ko namang maraming mekaniko doon eh. Oh, sir. Ako, ito, marami rin akong titong mekaniko. Pero, siyempre, ayaw ko yung nagbaan ng putang na alam sa kanila. Gusto ko yung, siyempre, magandang ibang tao na yung gumawa, sir. Wala kang ano, alalahan. Thank you, sir. Ito, road test na lang mangyayari, yes, guys. Yes, sir. Yan yung test na lang yan. Leading na lang. Pag umikot yung pan, sara na natin ito, idol. No? Sir, abang malamig ito. Ano mo na kayo malamig? Thank you, boss. May palibre pa si sir, oh. Dito rin. Thank you, boss, ha. Pwede tayo doon, boss, oh. Dito sa kabila, sir. Okay, okay dyan. Sa akyatin. Maganda kong sa akyatin. Wala na yung ingay. Yung nanganap kong ano niya. Yo. Dali, sorry. Sir, yes. Pag ginapakan mo yung accelerate na ito, parang hindi ko alam kung ano yung knocking dati, meron no? Siyang, ano, meron siyang parang kulig-dig na maingay. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Oh, ganun na ito dati. Sumasabay siya sa acceleration, sir. Oh. Yung pag-accelerate ng gas. So ngayon, okay siya. Galing. Road test muna bago natin pakawalan si sir. Bago natin pakawalan. Ayos na ito. Okay. Oh, sir, pwede natin nga. Oo, pwede na yan. Pwede ka na makauwi ng tahimik. Sa dati. Doon na si Jojo, sir. Puntaan niya sa sir. Ayan. Bless. Hindi mo sisi. Natsambahan na naman natin yung sakit na ito. Yung ano lang, buti naisalba pa. Naisalba pa. Hindi naibaba yung makina talagang tuluyan. Malapit na. Buhat na lang yun eh. Baba lang yun eh. Kasi... Buhanti na lang no, sir. Oo. Sasakit talaga yung ulo ko doon pag gano'n nangyari. Eh siyempre yung misis ko nasa yung masay nito. Yun din kasi itong maayos. Pag huwi niya baka kung gusto niya, alam na rin. Saan niya to eh. Para pagkakon niya. Ang maswerte lang sa atin, hindi kinayod yung liner. Kahit na baluktot siya, hindi gumasgas yung piston mismo dun sa block. Napakaswerte pa rin. Pag yun ang dinasgasan, wala na. Yun talaga, masisyap tayo, magre-rebore tayo doon. Piston, palit piston. Maglalaki ka pang piston nun na, sir. Pero sir, kung ito sir, ganda talaga siya, no? Oo, mas okay yung ganyan, sir. Pero pagka malamig naman yung panahon, sir, 1-4-2 gitna mo lang. Pero pagka ganitong tutokang araw, kailangan mo talaga yan. Sabi mo nga, sir, dadalhin namin dito, hindi namin gagamitin yung aircon. Pero ginamit na panunahin. Makulit sir yun, no? Bahala na, tumirin yan sa ito. Gagawin naman yung makina eh. Paano lang ito sir, ipreno? Yung sa preno na lang siguro. Oo, yung sa brake pad. Medyo ano na ito. Parang mababa na ito. Ano yung rotor disc niya? Magpa-repace. Okay, solve yung problema.